ating sunod sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Nakatutok si Chino Gaston. Prepado na lang natin. May release paper na lang. Marami na lang kapagkain dito. Hindi na ako sanay sa rancho. Iginit ni dating Kalawad Mayor Antonio Sanchez na laya na raw dapat siya mula sa pagkakulong sa bilibid. Pang 75 daw siya sa mga inmate na mapapalaya dahil sa RA 10592 na pinalawid ang bilang ng panahon ng binabawas sa pagkakulong ng isang bilanggo. Pero ayon kay Bureau of Corrections Director Nicanor Faeldon, wala siyang pinirmahang release order para kay Sanchez. Nagulat nga daw siya nang biglang pumunta ang pamilya ng dating mayor sa kanyang opisina sa New Bilibid Prison noong August 20, this oras ng gabi. Hindi raw. Alis hanggat di mo pinakam. Sabi ko ay si Mayor Sanchez na ito. Kasi mukhang may feeling of entitlement sa that. And they demanded me to answer them kung lalaya ba si Mayor sa araw na yan. Kasi sabi daw sa kanila, meron pang number 187 na lang siya. Lalapat, lalaya niya. Nasama man daw ang pangalan ng dating mayor sa mga bilanggo na posibleng mapalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance o GCTA, hindi pa rin ito kwalifikado. Sa ngayon, sinuspindle na ng Bucor at ng Department of Justice ang GCTA program para sa mga heinous crime convicts matapos iutos daw ng Pangulo Duterte na huwag palayain si Mayor Sanchez. Ito'y habang inaaral pa kung dapat bang kasama sa mga pwedeng palayain ang mga convicts ng mga heinous crimes. Pinaprocess po yung hindi heinous crime. Actually, diretso po ang process niyan. Kaya lang yung ineligible, hindi na po sinasama. Mula 2013, 22,049 na mga bilanggo ang lumaya na dahil sa GCTA. Sa bilang na ito, 1,914 ang mga convicts ng heinous crimes gaya ni Mayor Sanchez. Dahil sa suspension ng GCTA, apektado ang 4,800 na mga heinous crime convicts na nakalinya sana makalaya. Chino Gaston, Nakatuto, 24 Oras. Huling gabi na bukas ng guro ng veteran actress na si Mona Lisa. Nakabudol ang 97-year-old actress sa Loyola Memorial Chapel sa Paranaque. Ayon sa apo niyang si Celine Fabi, 3 years ago nang ma-diagnose na may Alzheimer's disease ang kanyang lola na Gloria Lerma Yatko sa tunay na buhay. Naging bedridden na rin ang actress bago siya pumano habang natutulog nitong Linggo. Ililibing siya sa Biyernes, August 30. 1930s o bago ang World War II nagsimula ang movie career ni Mona Lisa. Nakilala siya noon bilang si Flor de Lis. And that's it for Chicken Minute. Ako po si Iyan Aniano. Miss Meltzer, Mike Maris. Sa mga kasalan ngayon, puso ang pagpapaan darating. Meron pa akong disguise to it. Sa mga bisita. Kala ko yun na yung handa sa kasaya. Bakit yung pali luto? Pati ako ang mga balita na ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Campo. Ako po si Marie Sumay. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. What did you do? You gave me the GPS charger of the kids from my 20s. Ate? Thank you.
Wala akong best friend. Wala akong best friend. Uff. Uff. Nagsasabi na.
Salamat.